Ang Binance ay isang brand. Isa itong ecosystem na binubuo ng iba't ibang blockchain networks. Nagsimula ito sa Binance.com o Binance Exchange, isang cryptocurrency trading website na nilaunch noong 2017 kung saan pwede mag-buy and sell ng iba't ibang cryptos. Ito ang pinakamalaking platform kung saan nagtitrade ang cryptocurrency sa mga tao. Sumunod ay ang Binance Chain, isang blockchain network kung saan tumatakbo ang decentralized trading platform na Binance DEX. Sumunod ay ang Binance Smart Chain o BSC, isa pang blockchain network na nakafocus sa pag-implement ng smart contracts. Kung di ka pa familiar sa smart contracts, click mo na lang ang link sa upper right corner kung saan in-explain ko ito. Ang Binance Chain at BSC ay may native cryptocurrency na ang pangalan ay BNB. Ang Binance ay may sariling ecosystem consisting of decentralized applications and tokens na may iba't ibang functionality o use cases. Ang founder ng Binance ay si Changpeng Zhao, CZ for short. Si CZ ay pinanganak sa China at tumipat sila ang pamilya sa Canada. Dahil sa hirap ng buhay, doon ay nagtrabaho siya sa fast food chain at gasoline stations. Matapos niya makatapos ng kursong computer science, nagtrabaho siya sa Bloomberg para mag-develop ng trading software. Makalipas ang ilang taon, sinimulan na niya ang pag-develop ng Binance. BNB ang native cryptocurrency ng Binance Chain at Binance Smart Chain. Nagsimula ang BNB coin bilang ERC-20 token. Ibig sabihin, isa itong crypto asset na ginawa sa Ethereum platform. Pero later on, nilipat na rin ito sa sarili nilang blockchain na ang tawag ay Binance Chain. Ang current supply ng BNB coins ay 169,432,897 BNB coins. 100 million BNB coins ang dinistribute gamit ang public sale o initial coin offering, ICO. 80 million naman sa founding members at developers. At 20 million naman sa mga investors. So saan napunta yung 30.5 million BNB coins? Tinanggal na sila sa circulation ng Binance. Ito ay regular event na ginagawa every 3 months. Tinatawag itong coin burn. Nagbe-burn ng coins ang Binance, ibig sabihin tinatanggalan nila ito sa circulation. Nung simula, ang maximum supply ng Binance ay 200 million coins. Pero gaya ng sabi ko, ang maximum supply nito ay nasa 170 million na lang sa ngayon. Bababa pa ito sa mga susunod na coin burn events hanggang sa maging 100 million na lang. Ang most recent at 15th coin burn event ay ginanap noong March 2021 kung saan around 1.1 million BNB coins ang tinanggal sa circulation na nagkakalaga ng time na yon na $595 million o around 28.5 billion pesos. Mapapaisip ka ngayon kung bakit sila nagtatapon ng ganyang kalaking pera. Anong effect nito sa price ng BNB? Dahil nababawasan ang supply, tumataas ang presyo per coin. Sino may-ari ng coins na bine-burn ng Binance? Sarili nilang pag-aari ang bine-burn nilang coins. Ang Binance.com o Binance Exchange ay nagcha-charge ng at most 0.1% trading fee kapag ginamit mo ang platform nila. Bilang largest crypto exchange, malaki din ang kinikita nila. Ginagamit nilang 20% ng profit nito para i-buy back ang mga coins. Nakadepende sa trading volumes ng Binance.com ang i-burn na BNB coins ng Binance. Bakit may coin burning? Ang BNB ay isang deflationary asset. Kabaligtaran ito ng cash system natin ngayon na regularly nagpiprint ng pera mga central banks which causes inflation. Dahil dito, tumataas ang presyo ng mga bilihin at bumababa ang purchasing power ng pera. Saan pwedeng gamitin ang BNB? Kapag meron kang enough number ng BNB, makakatanggap ka ng trading discount sa Binance Exchange. May mga tumatanggap na rin ang BNB bilang pambayad sa hotels, flight booking, online gifts at marami pang iba. Pwede ka rin mag-donate ng BNB sa Binance Charity Foundation at mag-invest sa mga up-and-coming crypto projects kapag mayroong initial coin offering o ICO. Ang Binance Chain ay isang blockchain system na nilaunch noong April 2019 para i-facilitate ang mabilis at decentralized na trading gamit ang Binance DEX o Binance Decentralized Exchange. Gamit ang Binance Chain, nagawa nilang ilipat ang BNB coin mula sa Ethereum blockchain papunta sa sarili nilang network. Pwedeng i-access ang Binance DEX sa URL na binance.org. Iba ito sa binance.com na isang centralized exchange. Bakit gumawa pa ang Binance ng decentralized exchange kung meron na silang Binance Exchange? Merong mga added benefits ang Binance DEX dahil ito ay decentralized. Una, security. Meron kang full custody sa coins mo. Kahit magka-problema o mag-shutdown ang Binance DEX, hindi mawawala ang coins mo. Samantalang sa Binance Exchange o Binance.com na isang centralized exchange, pwedeng mawala ang lahat ng coins mo kapag ito ay ma-hack o mag-shutdown. Ang Binance Exchange ay nag-act as custodian ng mga coins mo. Pangalawa, low fees.
nagcha-charge ang Binance Exchange ng transaction fee bilang middleman. Ang concept ng crypto at Bitcoin ay magkaroon ng decentralized peer-to-peer exchange na hindi na kailangan ng middleman. Mas mababa ang transaction fee sa Binance DEX dahil binabayaran mo lang ang paggamit ng blockchain at tinatawag itong gas fee. Para itong toll fee kapag gumadaan ka sa highway. Pangatlo, privacy. Di na kailangan ng mga steps gaya ng identity verification at proof of address dahil walang regulatory requirements. Wala nang compliance sa KYC o Know Your Customer at AML, Anti-Money Laundering Checks. Kung umabot ka na sa puntong to, ilike and share mo naman ang video na to para marami pang makapanood at makapulot ng lessons tungkol sa crypto. Smash mo na rin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang paglabas ng susunod na video. Kung maraming benefits ang Binance DEX, bakit hindi na lang ito ang gamitin instead ng Binance.com? Meron ding downsides ito. Una, hindi para sa beginners ang Binance DEX. Mas user-friendly ang Binance Exchange o Binance.com, lalo na kung bago ka pa lang sa crypto space. Pangalawa, liquidity. Hindi kasing bilis ang matching ng buyers at sellers dahil walang middleman. Maaaring walang buyer at seller na willing mag-engage sa current market price. Ito ay dahil nasa early stages pa lang tayo ng crypto. On the other hand, sa centralized exchange na Binance.com, merong tinatawag na liquidity pools na willing mag-buy and sell at the current market price all the time. Pangatlo, pwede lang mag-deposit ng BEP2 tokens. Kung Ethereum ay may ERC20 tokens, meron din ang Binance. Hindi ka pwede mag-deposit ng Bitcoin o Ethereum galing sa wallet mo papuntang Binance DEX. Kailangan mo muna itong i-convert o i-trade sa BTCB o ETHB. Dahil hindi masyadong nag-gain ng traction o users ang Binance DEX, at ang Ethereum naman ay lalong nag-grow dahil sa mga dApps built on top ng blockchain nito, na-realize ng Binance na ang downside ng Binance Chain ay wala itong smart contracts capability. Dahil dyan, ginawa ang Binance Smart Chain. Bakit hindi na lang nag-add ng smart contract function ang Binance sa Binance Chain? Bakit kailangan pang gumawa ng separate na blockchain? Dahil iniwasan nila na mabawasan ang performance ng Binance Chain. Ang pagdagdag ng smart contracts capability ay magkakos ng congestion sa Binance Chain Network. Launched in September 2020, ang Binance Smart Chain o BSC ay tumatakbo in parallel o side by side with the Binance Chain. Magkaiba sila ng functionality at dahil nasa ibang layer sila, mabilis din ang transaction sa ecosystem. Binance Smart Chain ang sagot ng Binance sa mga issues ng Ethereum blockchain, particularly ang mataas na transaction fees. Sa Ethereum, kung magta-transfer ka ng ETH sa ibang users, maaaring mas mataas pa ang babayaran mong fee kumpara sa actual na tin-transfer mo. Isa pa ay ang interoperability. Gamit ang Binance Smart Chain, madaling makakapag-transition ang mga dApps ng Ethereum at iba pang blockchain papunta sa Binance ecosystem. As of April 2021, meron ng 450 plus projects na ginawa on top of Binance Smart Chain. Kabilang dito ang mga dApps gaya ng PancakeSwap, kung saan pwede kang mag-earn gamit ang yield farming, Bakery Swap, kung saan pwede kang mag-buy and sell ng NFTs o non-fungible tokens. So paano nagawa ng BSC na maging mas mabilis at mas mura kumpara sa Ethereum? Ang sagot dito ay may papaliwanag gamit ang concept ng scalability trilemma. Ang lahat ng blockchain ay mayroong 3 core properties: security, scalability, at decentralization. Hindi posible, at least sa ngayon, na the best ang quality ng isang blockchain sa lahat ng tatlong to. Merong kailangang i-sacrifice. Compared sa Ethereum, ang BSC ay optimized para sa low fees at higher transaction speed, while sacrificing decentralization at security. Ito ay dahil sa pag-adopt ng Proof of Stake Authority Mechanism sa halip na Proof of Work ng Ethereum. Iba din ito sa Proof of Stake ng Cardano. Meron lamang 21 nodes o validator sa sistema na to. Kung di ka pa familiar sa Proof of Work at Proof of Stake, panoorin mo muna ang recent videos tungkol sa Bitcoin's Proof of Work at Cardano's Proof of Stake. Ang 21 nodes na ito ay ang nagmamayari ng highest number of BNB coins at sila ay nagsasalitan sa pagvalidate ng block. Wala mang block reward sa BSC, mayroon namang transaction fees na incentive sa mga validators. Ang mga retail investors ay pwede ding mag-chip in o mag-stake ng kanilang coins sa mga validators na to para makakuha ng porsyento ng transaction fees. Dahil priority ng Binance Smart Chain ang scalability, na-sacrifice ngayon ang decentralization at security. Ang 21 validators ang siyang nagsesecure ng blockchain. Mababa ang bilang na to kumpara sa nodes na meron ang Bitcoin at Ethereum.
lahat ng capabilities ng Ethereum ay meron din ang Binance at mas efficient pa. Sa ngayon, mas marami pa rin ang users sa Ethereum dahil sa concerns ng lack of decentralization sa Binance. Ang tawag nga dito ay CDFi o mix ng centralized at decentralized finance. Sa tingin mo ba ay malalampasan ng Binance ang Ethereum in terms of community usage? Kung nagustuhan mo ang video na to, mag-like, share, comment and subscribe ka na para ma-notify ka sa mga susunod na video. May pakalat sa maraming tao ang kaalaman tungkol sa crypto. Kung may katanungan ka o susunod na topic na gustong talakayin, comment down below.